Hello guys! Magandang gabi. Good evening. Time check tayo ay 10:35 na. Overtime na tayo kasi super busy tayo kaninang mga hapon at busy din tayo sa ating mga offers. Offers! Kabi-kabila ang offers. Sana all my offer. Ayan na nga. So, bago ang lahat, no? So, for today's video muna, mag-haul tayo ng mga produkto galing sa Nestle. Itong Nestle na ito ay naging controversial dito sa Russian store mga nakaraang linggo, nakaraan-raan pa. So, ngayon naman, bago ito natin i-haul, no? Gusto ko muna i-share sa inyo itong aking may dumating kanina dito sa Russian store na LBC. Ayan na. LBC para kay Supertindera. So, ito ay partnership ng isang malaking network dito sa Pilipinas, no? Na anuhan tayo, na imbitahan na maging partner. So, hindi ko pa siya nabuksan. Nakita ko lang sa inyo, no? So, abangan nyo to sa mga susunod kong mga iba-vlog, no? So, ito ay para din sa ating mga super tindera, mga super nanay. Magagamit, mahalagang bagay ito para sa atin na dapat mayroon tayo. So, abangan nyo na lang, no? Sa dito mo na ito, naipikita ko lang. So, ngayon na nga, ito na nga yung ating Nestle. Last two weeks ba yun? Na nag-ano tayo nito, nag-haul na hindi ko inakala, natuwa ako, akala ko nakamura ako, ayun pala ay hindi pa pala kasama ang 12% na VAT sa kanilang gross total. Ano? Wait lang. So, yung balik ako mga ka-super, may mga bumibili-bili pang ng ganitong oras, no? So, ayun na nga. So, last 2 weeks ago, na-vlog ko itong about Nestle kasi nga lahat ng mayroong ahente na pumupunta dito sa Russian store talagang sinishare ko sa aking mga ka-super para naman kahit papano magkaroon din sila ng idea at saka yung iba hinihingi din yung number, so binibigay ko din naman. Tapos nung nag-vlog ako nito, no, na natuwa tayo, na akala ko nakamura ako, mapapamura pala, no. Ang dami naka-relate na ka-super na talaga nangyari din sa kanila. So, yung kagandahan na nangyari na na-vlog ko talaga sila ito nung unang deliver sa akin ng Nestle kasi ang dami naka-relate na oo nga madam, biktima rin ako. Akala ko kasama na yung 12% na VAT. Hindi pala. Akala ko nakamura. Hindi pala. So, mayroon din akong ka-super na nagsabi niya, all this time madam, ngayon ko lang nalaman sa vlog mo na hindi pala kasama ang VAT. Lugi pala ako. Diba, ang dami nila na ano. So ngayon, naisip ko na talagang bawat dumadating dito sa aking tindahan ng mga produkto, ang item, gusto ko i-share sa inyo. Kasi talagang ang aking mga viewer, ang dami nila natutunan, ang dami mga realization na nangyayari, lalong-lalo na dito sa Nestle. So ito nga. So last week, hindi ako nag-order ng Nestle. Pinalipas ko muna kasi marami pa rin naman ako stocks. Tapos, last week din, pumunta sa akin yung ahente. Talagang sinabihan ko siya, sabi ko, hindi pa pala kasama ang 12% VAT. Ayun. Sabi niya, oo ma'am, hindi pa talaga kasama kasi sa kanila, hinihiwalay daw talaga. Ano, utos-utusan ng DTI, ganun-ganun. So, sige, sabi ko naman, sige, sunod na lang ang order. So, nung Monday, pumunta siya ulit, so nag-order ako. Ngayon, ang nakakatawang istorya pa dito, no? Pagdating na pagdating niya dito sa aking tindahan, talagang sabi niya sa akin, nagpapaliwanag, kasi napanood nila yung aking vlog about sa Nestle ko. Napanood ng kumpanya, napanood ng opisina, napanood daw dun sa kanilang opisina. Tapos pagdating niya dito, sabi niya sa akin, ma'am, di ba binigyan naman kita ng price list? Nagpapaliwanag, kasi nung ilang buwan na siya, mga 3 months, 2 months na ata siya pumunta sa akin. Eh, hindi agad-agad ako nag-order. Nag-iwan lang siya ng price list. Yung price list na yun, na-misplace ko, hindi ko na alam. So, di ba, ang nangyayari, pag mayroon tayong purchase, titingin tayo dito sa resibo. Dito tayo titingin ng mga item. Pero mayroon silang binigay sa akin nung unang-unang punta nila ng price list. Hindi ko makita. So, ngayon, sabi niya, ma'am, di ba, iba naman yung price dun sa price list. Yun talaga yung pinaka-presyo daw nila. So, dito talaga, pinaliwanag niya na hindi talaga kasama yung 12% VAT. So, kasi napanood nila. Yung isa daw nilang ahente ay nakasub sa akin. Kaya napanood daw sa opisina nila. So, shoutout sa mga taga Nestle, no? Taga, itong company to ay Optimize Customer Solution Inc. Nasa Aguinaldo, Anabo, Imus, Cavite sila. So, ayun. So, ayun. So, nag-order ulit ako no Monday. Umabot nga yung order ko ng VAT sale ay 2,469.56 plus 12% VAT, 296. Total, grand total ang aking nabili ay 2,765.91. No, ayan. So, malinaw na dito. Kasi, mayroon din pagkakaiba sa ibang mga sari-sari store. Sabi nila sa comment na sa kanila daw, kasama na din daw dito
ang 12% VAT. Kaya okay na daw sa kanila, magpa-plus na lang sila ng 10% na tubo or 20% kasi naka-add na daw yung 12% na VAT. So dito, magkakaiba sila, no? Ito kasi optimized customer solution, magkakaiba. So sa dito ay hindi pa kasama yung VAT. Kaya ang gagawin mo, mag-a-add ka pa sa bawat item ng 12% na VAT. So tinuro ko nakaraang vlog ko, itinuro ko sa inyo paano mag-add ng 12% VAT sa bawat items, 'di ba? Tinuro ko nga sa inyo na halimbawa 20 ang puhunan ng item plus lang ng 12%. So magiging 22.40, then mag-a-add ka na, pa-plus ka na ng 10% mong tubo. Kung 10% magiging 24. Okay? Ayan. So dalawang solution ang pwede mong gawin sa pagkwenta kung paano mag-add ng 12% na VAT. Pwedeng ganito, puhunan ng items plus 12%. Ayan na siya. Wala, hindi ka na mag-equals percent agad, tapos yun na yung labas. Or, pwede mong 20 pesos, halimbawa puhunan, times mo sa 1.12 equals. So, same lang din yung lalabas na result. Diba? Malinaw? So, ayan. So, pulik na tayo dito. Mag-haul na tayo dito sa aking mga napamili. So, ito, nilagay ko na. Inad ko na dito yung 12% na VAT. So, ito, ang puhunan na sasabihin ko sa'yo from Nestle ay kasama na po ang 12% na VAT. Okay, so at sasabihin ko na rin sa inyo kung magkano yung bentahan ko dito. Okay, mag-umpisa na tayo, mag-haul na tayo at pa gabi na. Gabing-gabi na, pamadaling araw na nga, no? So unahin natin dito sa... Wait lang. Mayroon ako ditong Nestle Coffee Mate Original na 450 grams. So ito, ang puhunan nito... Kasama na po ang 12% VAT ay 82.32. Ang bentahan ko nito ay 100 pesos dito sa Rose Jam Store. Okay? Ayan. Mayroon din tayo ditong Coffee Mate na 250 grams. Ayan. Ang puhunan nito ay 50.4 kasama ng 12% VAT. So, lahat ng sasabihin ko po ay kasama ng 12% VAT. Ang bentahan ko naman dito sa aking tindahan ay 60 pesos. Ayan, no? 60 pesos. So, kung ano yung bili ko sa grocery, ganun pa rin po ang benta ko. Hindi ako nag-markdown. Diba? Mapapa-markdown sana ako kaso halos hindi din naman nagkakalayo ng presyo sa ahente at saka sa grocery. Ang kagandahan lang daw, sabi ng aking mga ka-super, pag direct ka sa ahente kasi yung mga ngat-ngat ng daga, mga naabutan na expiration date, na mga butas-butas, pwede daw isole. Pero ako ay situate na hindi naabutan ng expiration, hindi naabutan ng mga ngatan, kung may mga ngatan hindi inumin na, no? Kasi ayoko yung, hanggat maaari ayoko na magsoli-soli kasi dagdag pa yung trabaho na magsoli-soli na yan. So, kaya ano lang natin, limit lang yung ating pag-order kasi lingguhan naman sila pumunta dito. Okay, meron din ako dito ang ito, Nestle Fresh Milk, pang mayaman, sana all. So, ito ang puhunan nitong fresh milk na to ay 85.12. Ang bintahan ko nito ay 95. So, plus 10 lang pesos lang ako dito sa Nestle Fresh Milk na pang mayaman. Okay. So, mayroon din tayo ditong Nescafe Classic. Siyempre, pag may Coffee Mate, mayroong Nescafe Classic. Diba? At kung mayroong asukal dito sa likuran. Okay. So, ito naman ang puhunan nito ay Nescafe. Nescafe. 75. So, ang bintahan ko nito ay 85 pesos. Plus 10 lang din ako. Okay, tapos meron din tayo dito mga Nestle Cream All Purpose. So, itong puna nito nasa 57 point something. Ang binta ko nito ay 65 pesos. Meron tayo dito 10 perasong Nestle Cream kasi isa din to sa fast moving dito sa Rose Jam Store. Itong Nestle Cream na ito na Nestle. Yan. Tapos meron din tayo ditong isa pang pangmayaman na Chucky. Pumili ako ng tatlo. Tatlo kasi ay... Nagulat ako. Sorry ba? Ano yan? Alin? Go for 1.5. Ayan, balik ako mga ka-super. So dito na nga tayo. Naputol tayo, nagulat ako dun sa bibili. So dito nga, yung ang Chucky, ang punan nito ay 76.5. Ang benta ko naman nito ay 90 pesos dito sa Rose Jam Store. So, kahit sa grocery ako ang bumili nito ay 90 pesos talaga yung benta ko nito. Okay? So, wait lang. Lagay natin sa baba. Dito tayo sa mga Nestle. Meron ako ditong Nestle, apple, lemon, honey blend at saka lemon. Meron itong mga 5 plus 1. 5 plus 1. Ang puna naman itong Nestle na ito ay nasa
16.8. Ayan, 16.8, 17 pesos ang punan nito. Ang benta ko naman ay 20 pesos. Meron tayo ditong Bear Brand na sakto sa 3 baso. Ang puhunan naman nitong Bear Brand na to, ito ang puhunan nito ay 32.48. Ang bintahan ko nito ay 38 pesos. Yan. Tapos yung sumunod nito ay 55 pesos. Tapos yung malaki ay 110. Tapos itong swak, ang puhunan nitong swak na ito ay nasa 8.60. Siyempre, ang bintahan ko nito ay 12 pesos. Itong swak na ito. Kumuha na ako ng tatlong tie. Kasi si Bear Brand ay fast-moving din talaga ito. So, syempre, ang Milo everyday na 8 pesos ang ating bentahan. Ang puna nito na sa Nestle ay 6.90. Ganyan. Meron din tayo ditong, ayan, classic. Bumili din ako ng 5 piraso nito. Kasi ngayon, di ba, malamig ang panahon. Ang benta ng mga kape-kape, ayan. Yung iba kasi talaga traditional pa rin ang pagtimpla ng kape. Yung ito, classic, tsaka coffee mate, tsaka sugar. Ang punan naman nitong ano na to ay 19.4. Ang benta ko nito ay 23 pesos. Tapos mayroon pa tayo dito, itong Milo na ito. Ayan, Milo. Ang punan nito ay nasa 19.9, 20 pesos ang puhunan nito. Ang benta ko nito, kasi ngayon lang ako nito magkakaroon ay 25 pesos ko na lang ito ibebenta. Ayan. So, ayun lang naman mga ka-super yung aking nabili sa Nestle. Nakakatuwa lang ito sa Nestle, no? Kasi naging controversial pa ito talaga, no? At least, ang aking ibang mga ka-super talagang na-realize nila, ay oo nga madam, all this time, akala namin, lugi pala. So ngayon, na-realize na niya, yung iba nga eh, ayaw na doon nila. Gusto na nila sa grocery kasi talagang ano na doon eh, kasama na yung 12% VAT, tsaka doon daw, makikita na daw nila lahat ng mga binibili. Yung iba naman, syempre, gusto pa rin nila sa ahente kasi nga, may mga advantage just din naman kasi nga masusoli yung produkto at saka mapapalitan. No, kaysa sa grocery eh hindi na mapapalitan within 7 days pero hindi na maibabalik pag lumagpas ng 7 days, 'di ba? Tama. So ayun na lang muna mga ka-super, bukas ko na 'to ayusin at magko-closing time na rin ako dito sa Rose Jam store. So sana ay okay lang kayo sa all right, no? Ngayon pala ay end of the month na, June 30. Sabi ko July na pala bukas. So, kumusta naman yung ating buwang sales? Okay ba? So, okay na okay naman yan. Siyempre, lagi naman yan tayo hoping for the best lagi. Okay, okay. So, hanggang dito na lang muna. Muli ito, Super Tindera ng Bayan. Rose Jam 11 na nagsasabing, no hate, love, love lang. Thank you for watching. Bye-bye. Mwah.